Good news po sa mga gumagamit po ng Easy Trip. Yung RFID po sa mga expressway, simula Enero 15, January 15, pwede nyo rin pong irehistro ang inyong Easy Trip tag o Easy Trip RFID. Pwede nyo na pong irehistro sa auto sweep system. Siguruhin nyo lang na hindi sira at gumagana ang inyong RFID. Ano? Pero bago tayo magkalituhan, ano, linawin muna natin kung ano ba itong Easy Trip at auto sweep. Ano? Gaya ko, marami sa atin yung mga medyo nalilito na eh. Auto sweep, Easy Trip. Pareho pong RFID yan. Ito pong auto sweep RFID. Yan po ang ginagamit sa South Luzon Expressway, Metro Manila Skyway, Naiya Expressway, ano, Southern Tagalog Arterial Road, o baka hindi nyo alam, yan po yung Star Tollway, yung MCX po, Muntinlupa Cavite Expressway, at sa TPLEX o Tarlac Pangasinan La Union Expressway. Auto sweep po ang ginagamit yan. Ang Easy Trip naman, yan po ang ginagamit dito sa North Luzon Expressway o NLEX, sa Cavitex, sa Calax o yung Cavite Laguna Expressway, sa C5 Link Expressway at sa Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX. Easy Trip po ang tawag po nila dyan o yung sistema po nila. Matagal na pong isinusulong ng Toll Regulatory Board at hinihintay na rin po ng mga motorista yung tinatawag na interoperability ng dalawang RFID system na yan. Ano? Napaka-inconvenient po kasi na mag-maintain po kayo ng dalawang RFID, dalawang account sa isang sasakyan. Ang hirap po i-monitor, di ba? Sinabi po ng San Miguel Infrastructure na nag-ooperate po sila ng mga SMC Expressways tulad po ng SLEX. Ano? Sinabi po ng San Miguel Infrastructure, maaari na pong gamitin ang Easy Trip sa mga expressway nila na gumagamit ng auto sweep. Di ba? Yung mga nasa kabila, pwede na raw pong gamitin yung inyong Easy Trip mismo sa kanilang mga expressway. Yun nga lang, kailangan po ninyong i-enroll ang Easy Trip account po ninyo sa auto sweep system. Pumunta po kayo sa auto sweep customer service centers o kiosk. Ano? Alinman sa mga, alam ko meron po dyan sa loob ng kanilang mga expressway. Dumaan po kayo dyan. O kaya pumunta po kayo sa kanilang opisina, meron akong alam, nandito po sa may Bikutan, sa opisina po ng Skyway. Pumunta po kayo dyan, halimbawa, para po i-enroll ang inyong account. At mag-uumpisa po ang enrollment sa January 15. Baka sumugod po kayo ngayon, hindi pa po tumatanggap po sila. January 15 pa po. Magdala po kayo ng isang filled up auto sweep application form. Pwede po yung i-download sa website po ng AutoSweep. Ano? At kopya po ng inyong valid government-issued ID o company ID. Ano? Valid po, may litrato, may pirma. Yan lang po, dalin po ninyo yan. Ayan. Pero paki-take note po ha, yung mga Easy Trip, yung mga bagong Neology Easy Trip RFID ang tinatanggap. Meron po kasing kampanya ang Easy Trip na palitan po ang kanilang mga RFID ng mga bagong RFID po nila, tinatawag na Neology. Kung luma pa po ang inyong ginagamit, kailan mo natin yung magpalit. Libre naman po yan, free of charge sa pagkakaalam po natin. Pumunta po kayo dyan sa mga customer service po ng mga Easy Trip RFID at papalitan po ang inyong RFID ng bago. At yung mga bagong RFID lang po na yan, ang tinatanggap po nilang i-enroll sa kabila sa auto sweep. Ano, yun, ano? Pero dahil kahit na po ma-enroll pala, yun nga lang, may condition pa po. Kasi kahit isang RFID lang ang gamit po ninyo, hiwalay naman po ang balance o yung statement of account o yung wallet na tinatawag para po sa Easy Trip at auto sweep. Hiwalay pa po ang pag-check ng inyong balanse at hiwalay din po ang pag-load. In other words, yung load po ng Easy Trip, hindi po pwedeng magamit sa load po ng auto sweep. Hindi po sila interchangeable. Ayun. Pero isang strip lang po, dalawang account po yan, pero dalawang balanse po ang inyong i-maintain.
Sa kabila po, dyan po sa may NLEX naman, ha, katulad po ng NLEX, ang mga auto-sweep RFID, pwede rin pong i-register po yan sa EasyTrip system. Vice versa po. Punta lang po kayo sa kanilang mga customer service centers. Ano? Ang problema po kasi, ano, dahil mga private companies ang namamahala at nagpapatakbo po ng EasyTrip at ng auto-sweep, medyo nahihirapan po yung programang pag-isahin na lang po yung sistema, yung merging po nitong dalawang sistema, medyo nagkakahirapan. Medyo matagal-tagal pa po bago mangyari po yan. Aba, sana ayusin po yan ng Department of Transportation, lalong-lalo na po ang Toll Regulatory Board.